Oh, tumapit-tabi naman kayo para naman may madaanan tayo dito. Ay! Oh, oh, oh! Itabi niyo, baka magkabuhol-buhol. Good morning po, Tita Sally. Ay, maganda po mga sa inyo. Nandito nga pala kayo. Baka pwede po kami makatulong sa inyo dito habang wala po kayo. Sigurado kayo, maraming gagawin. Okay lang po yun. Marang Aji, advance happy fiesta po. Naku, Patricia, ikaw pala. Pumunta kayo sa meet shop ni Ma'am Jeff. Mga apat na kanto mula dito. Kunin niyo yung 10 kilograms na in-order kong Liam po. Bayad na yon. Ang bigat naman ito. Ikaw na nga lang magdala. Eh, ang bigat-bigat na nga nito eh. Eh, kasi hindi din nila yung padyak eh. Eh, mali ko ba ganito kabigat yung 10 kilograms na ilipot? Ganun kalayo yung meat shop. Pakibili naman ng ketchup sa tindahan. Yung bilin mo yung 300 grams para makamura tayo, ha? O, oh, itong pera. 300 grams? Mukhang mabigat yun ah. Oo nga eh. Pambihira naman, nagdala pa ako ng padya ko. Tara na. May isasabit niyo na po ba yan? Sama po kami. Oo ba? Eh, kailangan ko nga na makakatulong eh. 2 kilometro din to. Kayo, kung pwede ba kayo? Sige po, basta huwag niyo lang po pagbubuhatin ng mabibigat. Ay, huwag kang makalala. Hindi tayo magbubuhat ng mabigat. Ito nga, nakakabit na sa padya ko. O, Joey, sakay na. Ay, hindi, hindi. Maglalakad na lang ako. Total, dadalawang kilometro lang naman eh. Kaya-kaya ko yan. Okay. Nakarating din. Alay naman pala nung 2 kilometro. Kung alam ko lang, sana hindi na ako sumama sa inyo. Eh kasi, ikaw pinasasakay ka na. Ayaw mo pa. Dapat, maintindihan niyo yung paggamit ng paraan ng pagsusukat o yung units of measurement. Para matansya nyo kung kaya nyo yung bigat o kung kaya nyo lakarin yung haba ng kalye. Hindi mo ba napapansin mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis? Hindi mo ba naitatanong mundo'y may ayos na sinusundan? Sa math ninyo yan malalaman. Halina, sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklas din ang math sa buhay natin. Dali na, mag-math na tayo. Mga number at mga signs, di dapat katakutan. Ito'y mga simbolo ng gusto nating sabihin at malaman. At kayo'y magtataka, mundo'y mas mauunawaan. Halina, sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklas din ang math sa buhay natin. Dali na, mag-math na tayo. Halina, sumama na kayo. Papunta o kaya pabalik ng probinsya, mapapansin nyo sa tabi ng daan ang mga batong ito. May nakasulat na mga letra at numero sa mga batong ito. Sa ibaba nito ay ang unang letra ng bayang daratnan ninyo. Sinasabi din sa bahaging ito kung gaano pa kayo kalayo sa bayang pupuntahan ninyo. Makikita din sa taas ang letter K o kilometer na nagsasabi kung ilang kilometro na ang lugar na yan mula sa luneta. Ang 1 kilometer ay katumbas ng 1,000 meters. May kinalaman po ba ang salitang kilo sa hirap namin kanina? Kasi ang ibig sabihin ng kilo ay 1,000 basic units. Teka lang po. Mm. Di po ba kanina idinugtong natin ang senti tsaka ang mili sa meter? Kaya naging centimeter at millimeter. Oo. Kung idugtong po natin ang kilo sa meter, may ibig sabihin po ba yun? Ang ibig sabihin nun, 1,000 meters. Ang 1 kilometer ay 1,000 meters. Isipin nyo to. Ang 1 kilometer ay katumbas
1,000 meter sticks. Wow! Oh. 1,000 meter sticks! Doble nun yung nilakad mo kanina. Tita Sally, meron po bang kiloliter at kilogram? Oo, meron. Halimbawa sa kilogram, mga bags ng asukal. Sa kiloliter naman, yung tangke ng tubig sa subdivision. Basta may kilo na nakakabit, malalaki, mahaba o mabibigat ang mga bagay na sinusukat. Kung malaki ang susukatin, meter, gram at liter pa rin. Magkakaiba kilo ang nasa umpisa. Kilometer sa length, kilogram sa mass, kiloliter sa volume, sa bagay na madalaki. Kilometer, kilogram, kiloliter. Alam ko na, kilo ang umpisa ng unit of measurement ng mga bagay na malalaki o mabibigat. At centi o mili naman kung maliliit o magagaan. At yung mga bagay naman na hindi naman maliliit at hindi naman malalaki, meter, gram at liter ang ginagamit. Tama. Mga bata, may pagsubok ako sa inyo. Subukan nga natin kung alam na natin ang unit of measurement na ginagamit sa iba't ibang bagay. Haba ng mesa. Kapal ng straw. Layo ng Bulacan sa Maynila. Isang sakong bigas. Timbang ng isang bayabas. Bigat ng isang kurot ng asin. Ang lamang tubig ng isang swimming pool. Laman ng isang sachet. Laman ng karton ng gatas. Ang dali, ano? Nakakalito naman yata. Ano kaya ang pagkakaiba ng... meter, gram, at liter? 1 meter equals 1,000 millimeters. Kung 1 meter ang haba ng 1,000 na langgam na magkakasunod, gaano kahaba ang 1 millimeter? Di isang langgam, one gram equals 1,000 milligrams. 1 gram ang bigat ng 1,000 na maliliit na sesame seeds, ano ang katumbas ng 1 milligram? Isang napakaliit na sesame seed. 1 liter equals 1,000 milliliters.
ang 1,000 small cups ng soft drinks ay katumbas ng 1 liter, gaano kakonte ang 1 milliliter? Sing konti ng isang small cup. Ang konti, ano? Nahihirapan ba kayong isipin kung gaano kalaki o kahaba ang mga ito? Mas malaki ang mga ito kaysa meter, gram, at liter. Ah, mag-imagine tayo, ah. 1,000 meters is equal to 1 kilometer. Kung 1 meter ang haba ng isang talon, ilang beses akong tatalon para makompleto ko ang 1 kilometer? Di 1,000 times... ito naman. 1,000 grams is equal to 1 kilogram. Kung 1 gram ang timbang ng isang piraso ng potato chip, ilang potato chips ang meron sa 1 kilogram? Di 1,000 potato chips, 1,000 liters is equal to 1 kiloliter. Kung 1 liter ang laman ng isang bote ng soft drink, may ilang bote ng soft drinks ang meron sa 1 kiloliter? Di 1,000 na bote. Ang dali, di ba? Oo nga eh. Bukas na pala selebrasyon. Tapos, tingnan mo, ang dami-dami pa nitong niyahatid sa kapitbahay. Patricia, tulungan mo naman ako maghatid dito sa kabila, oh. Pakihanap na magdadala. Sige po. 12 kilograms ng malagkit na bigas. Mabigat to. Ah, alam ko na. Kay Mang Boy ko na lang po ipapakiusap. 2 400 grams na fruit cocktail. Bale, 800 grams. Kaya ko kaya? Kaya ko. 3 50 grams na supot ng candy. Bale, 150 grams. Kaya ko kaya? Kaya ko rin. Kaya manang ako na lang po ang maghahatid ng fruit cocktail tsaka ng candy. Sige. O, sige po. Joey? Uy, ano pa lang muna? At tama po ba to? Eh, yan yung kanan mo. Ito yung payampang. O, sige, kanan mo. Diyan. Nakulong po dito. Joey, Joey. Manghihiram daw si Mang Jeff ng drum. Di ba ko tulungan mo? Ha? Tulungan mo ha? Ah, ano po yun, Mang Jeff? Manghihiram sana ako ng plastic drum na mapaglalagyan ng tubig. Ah, eh kasi dalawang drum po yung nandyan sa loob. Eh, gaano po ba karaming tubig yung ilalagay ninyo? 50 liters. Ah, 50 liters. Ah, sandali lang po ah. Kasya po dyan yung 50 liters ng tubig. Sige, salamat ha. Sige po. Oo. Uy, Joey, tama na yan. Ilang
kilograms sa ba ng barbecue ang nakain mo? Habla ka naman, wala pa isang kilogram nga eh. Bakit? Balak mong gawing isang kilogram yung kinakain mong barbecue. Hindi po, mga ilang grams lang po. Sige, kayo ah! Oo nga naman! Kayo, wala kayang ginawa kundi pagtulungan niya si Joey. Huwag kang mag-alala, Joey. Magkakampi tayo. Oh, aalaga kaya po. Talaga ni Manang sa kusina. Sige, kahit kayo. Patut! Baka gusto mong dag... ng lead mass o volume. Tatlong salitang pinagmulan, meter, gram at liter. Meter sa length, gram sa mass, at liter sa volume, meter, gram at liter. Sa maliit na bagay, mili at senti ang sukatan. Millimeter, centimeter sa length, milligram sa mass, milliliter sa volume. Sa maliliit na bagay, millimeter, centimeter, milligram at milliliter. Laki ang susukat, meter, gram at liter pa rin. Magkakaiba kilo ang nasa umpisa. Kilometer sa length, kilogram sa mass, kiloliter.